Yung iba, akala nila kapag meron kang aso, para ka lang may stuffed toy na andyan lang sa bahay, nakaupo lang. Pero sa totoo, kapag meron kang aso, malaking responsibility din talaga. Yung iba nga sinasabi, para ka daw merong anak kapag meron kang alagang aso. So sa vlog na to, share ko ang day in the life of a dog owner featuring Loki. Sa Come here. Sabi ko, come here. Good morning. Pagising sa umaga, yung mga aso talaga yung pinakaunang nakakita ko. Antok pa si Loki. Good morning. Sige, antok ka pa. Tulog ka pa unti. So, ganito lagi ang pwesto ni Loki, matulog. Nahiya siya. Karamihan sa picture sa phone ko, mga picture ng aso talaga. Ito yung sleeping position ni Loki. Ngayon kasi nag-iba siya, parang nahiya. Bumalik na si Loki sa usual sleeping position niya. Nahiya lang talaga kanina. Kadalasan pag nakakita ko siya, ganyan talaga yung pwesto niya. Naka-tihaya, tapos naka-curl. Kahit saan magpunta si Loki, dala-dala niya tong toy niya, yung plushie na purple. Ang una kong ginagawa pagkagising, pagkatapos ng milk, binibigyan ko naman yung aso ng mga treats. Loki, you want treat? You want treat? Up. Up. Sit. Wait. Wait lang. 1, 2, 3. Eat. Now, eat na. Pagkatapos kong bigyan ng gatas at treat yung mga aso, si Loki, tsaka naman ako nag-prepare ng breakfast at nag-aalmusal. So breakfast time ko usually mga 10 a.m., 11 a.m. Silip ka din? Ito yung paboritong ginagawa ni Loki pag nasa sala kami dyan. Sumisilip siya. Loki, cook it! So ito yung favorite toy ni Loki. Lagi niyang dala-dala kahit na natutulog, mababa, o ano ba yung dahilan kung bakit yung mga aso palagi silang merong dalang plushie or toy. Para daw yung meron silang prey. So yung instinct nila na mag-hunt, ganyan. Pagkagat-kagat niyang ganyan, hindi niya talaga bibitawan. So hinahayaan ko lang. So nakakain na rin ng breakfast si Loki pagkatapos namin maglaro ng konti. Time naman para maligo siya. Kaya lang nakasuot kasi yung leash niya sa kanya. Merong ugali si Loki na possessive sa mga gamit na kanya tulad yung leash niya. Kaya kapag nakasuot, kapag tinanggal, medyo nagagalit siya. Kaya ang ginagawa ko, kailangan kapag tinanggal ko, lalayo ko agad yung kamay ko kasi yan yung ginagawa niya. Kinakagat niya agad para hindi ko makuha. Kagat-kagat niya. So ito hindi namin to makukuha unless bitawan niya. So kailangan ko siyang hintayin na bitawan bago ko siya mapaliguan. O, hindi ko naman kukunin. So ganito lang yung ginagawa ni Loki sa leash niya. Hinahawakan lang niya. Minsan nakakatulog siya. Kagat-kagat yung leash. So kapag binitawan na ni Loki yung leash niya, pwede na siyang maligo. Binitawan naman niya after mga 5 minutes. So pagkatapos paliguan si Loki, syempre papatuyuin kong mabuti tapos tsaka i-groom. Punas. Katawan. Eh. Wiggle ka. Wiggle. Wiggle ka dali. Wiggle. Very good. So kapag tuyo na si Loki, groom time na. Meron akong separate na vlog kung paano ba mag-DIY grooming ng aso. So check out description box para sa link. So ito, tumatagal siguro mga 30 minutes para ayusin ko yung balahibo niya. Susuklayin tapos natanggal ko na din yung mga buhol-buhol.
Pagkatapos i-groom si Loki, cute na ulit siya. Maganda yung panahon sa labas ngayon, kaya tamang-tama mag-walk ng aso. Lumalabas kami mga 5 or 6pm para hindi naman sobrang init. So kapag mag-out kami, alam na ni Loki yung routine. Tapos ang magandang gawin, kung hindi lang isa yung aso mo, maganda na color coordinated yung mga gamit. So si Loki, lahat ng purple kanya. Si Fluffy naman, lahat ng pink. Halika na. Nasa up na. Go-out. Ay. Dahil bagong ligo lang si Loki, lalagyan ko siya ng medyas. Dahil nga sa COVID, para pagpasok nyo sa bahay, malinis ba din yung paa niya. So tatanggalin mo lang yung sapatos. Ay, wait lang. Kaya kanya yung kamay mo. Kanya yung kamay mo. Kanya. Wait lang. Very good. Sit. Sit. Wait. Wait lang. Wait. Sit. Wait. Let's go. Let's go. Halika na. Chok. Dali. Go. Let's go. Go na. Let's go na. Halika na. So, andito na kami sa labas ni Loki. Hindi pa man kami nakakalayo. Natanggal na yung dalawang medyas ni Loki. Wala na yung medyas mo. Oh, wala na. Ito na lang naiwan. Sa kamay. Dalawa sa kamay. So, nabalikan naman namin yung medyas ni Loki. Buti andun lang. Loki, let's go. So, dapat kapag tumatakbo si Loki, napapatakbo din ako. Napagod si Loki. Kain ka na? You want to eat na? Paggabi naman, nandito ako sa beauty room, nag-edit. Tapos si Loki, gusto talaga niya, nakatapat siya sa aircon. Nahiya na naman. Ayan, dala-dala na naman niya yung leash niya. Isa sa favorite toy ng mga aso namin. Loki, oh. Okay. Go get. Come on. Go get. So yan lang ang daily routine namin ni Loki. Syempre bukod sa pag-asikaso sa aso, kailangan mo ding asikasuin yung sarili mo magtrabaho. Mas naging madali nung mag-isa lang siya. Pero syempre namimiss ko yung ibang aso, lalo na si Fluffy. So sana makabalik na silang dalawa dito. So kung iniisip mo ding mag-aso, yung iba kasi iniisip nila parang stuffed toy lang yung aso. Hindi, medyo time consuming siya. Kailangan dedicated talaga. Tsaka kailangan ng panahon, ng effort, tsaka ng tiyaga sa pag-aalaga. So yun lang yung routine namin. Bukas ganun ulit lang lahat. So, tulog na tayo. Okay na. Okay, sleep ka na.